sa mga experiences na yun, yung lumabas yung four basic emotions natin bilang isang tao. Bakit tayo nalungkot? Bakit tayo natuwa? Bakit tayo nagalit? At bakit tayo natatakot? Ano ang magagawa natin bilang isang simbahan? Pagtingin na kung nasa Manila ka ay maganda yung buhay. Pero may mga lugar pala dito na sabi namin, parang akala ko pag nasa bundok ka, yun na yung mahirap na lugar. Pero may mas masaklap pa pala na sitwasyon. Nakita din na sa mga church worker, kailangan din ng continuing theological education. Kasi iba-iba yung level, majority ng mga church worker na very traditional yung mga activities na ginagawa sa local churches. Kaya ito siguro yung dahilan bakit yung mga members natin are reactionary and backward sa perspective ng mission. Ang emotion, mix talaga siya. Lungkot, habag, galit, at determinasyon. Na pagbalik sa simbahan, we need to really strengthen, to deepen our prophetic ministry program. Maganda yung ginawa natin ngayon na muli, na paalalahanan tayo doon sa tama yung sinabi ni ECM eh. CM Julie na sa mga communities, yung nagpapalakas sa kanila, tayong mga taong simbahan. Kabahay na may dissenting hanap buhay. Kasi i-relocate sila. So yesterday was something, it's really one of the books. For example po, sa four emotions naman po, I can say na in terms of awa or yun nga awa, sana naman po ay mapakinggan sila ng ating gobyerno, may magawa tayo personally sa ating mga sarili. Let's pray for them continually and let's hope for the best, not just for them but for everyone in this country po. Thank you. It's so very touching kasi these are people who have no choice. Hindi lang sila yung nakikita ko na struggle din nila, laban nila yung magkaroon or manatili sa lugar na yon. Out of 600 families, ngayon ang natira ay 100 na lang. Di tayo babalik sa ating mga lokal na iglesia nang hindi in-apply yung saya din na nakita natin, na natutunan natin sa community kung gaano sila katatag sa kabila ng iba't ibang pinagdaraanan sa kanilang buhay, sa malalalim na pinagdaraanan sa kanilang buhay, at lalo't igit, may apply natin yung inspiration na ating nakuha sa mga communities, yung ating mga natutunan sa pamamagitan ng ating mga programs and ministries. Thank you.
that God is at work to make its person a new being in Christ and the whole world God's kingdom in which love, justice, and peace prevail. That the kingdom of God is present where faith in Jesus Christ is shared, where healing is given to the sick, where food is given to the hungry, where light is given to the blind, and where liberty is given to the captive and oppressed.